battles, mga kaibigan, aside sa mga spiritual thing na ating maranasan mismo sa ating sarili, na minsan tayo lang nakipag-battle, ay meron din po tayong battles sa kapwa natin na halimbawa sa faith, ano, na may iba nagtuturo sila sa kanilang pinag-aralan. And then, meron din tayong naunawaan. Kaya doon may mga debate, mga iba-ibang bagay na pinag-aawayan nila ang salita ng Diyos. So, yun ang ating dapat malaman, mga kaibigan, na at least may alam tayo sa sarili natin na may pinaunawa sa atin ang Diyos. Hindi tayo malilinlang or kahit ano pa ang pakipag-away ng ating kaaway in spiritual ay hindi tayo matitinag dahil alam natin na God is in our side. At kaya natin na kilala ang Panginoon dahil siya mismo ang nagpakilala sa atin. No? Kailangan lang natin talaga yung mag-renew, mag-washing. Mag-washing, mga kaibigan. Magpalinis tayo. Mag-humble tayo. Magpasakop tayo sa Panginoon. Kailangan natin ng bagong spirito, mga kaibigan. So ngayon, mga kaibigan, ating alamin kung ano ang ating katayuan, kung tayo nga ba ay anak na ng Diyos, kung tayo ba ay na born in spirit or nasa laman pa rin ba tayo. According sa Galatians chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. At ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Imagine, mga kaibigan, if we are born in spirit, ang lush ay yung mga kahalayan, no, ng salaman ay ating nakikipagdigma tayo dyan. Hindi na natin gawin yan. Kasi nga, we are born in spirit already, no? Pero pag hindi pa, ang tao na nasa, ano pa lang siya, nasa pangkamunduhan, sa kahalayan, ayaw niya yung gawain ng espiritu. Kasi nga, sinabi nga dito eh, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Nagnanasa, so ayaw niya yung sa spiritual thing, no? Ang sa spiritual thing ay nagtuturo ng kabutihan. At sinabi, at ang espiritu ay laban sa laman. Din ang espiritu din ay laban din sa laman. Ayaw niya yung mga makamunduhan. Gusto niya doon sa spiritual thing. Yun na, nagpupuli sa Panginoon, gumagawa ng kabutihan. And then, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Nagkakalaban nga, totoo nga naman, mga kaibigan, ano, upang huwag ninyong gawin ang bagay ng inyong iibigin. Para hindi daw natin gawin ang ating iniibig. Yo, kung, halimbawa, mga kaibigan, dating masama, tapos binago, na meron pa rin konting, yun bang nahihila pa rin, naingganyo pa rin sa mga gawaing makamundo. So yung espiritu ay naglalaban nun na yun na huwag gagawin. Ang ganun yung sinabi dito. Malalaman naman din natin yan sa atin mismo, sa ating sarili, mga kaibigan. Malalaman natin yan kung tayo ay nagwo-walk in spirit or walk in a flesh, no? At dito sa John chapter 3 verse 6. John chapter 3 verse 6 man sabi ang sinabi na ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So dito natin malalaman, mga kaibigan, kung nabago na tayo. Kasi kung hindi ka pa nabago, nasa laman ka pa, hindi mo pa magawa kung ano yung mga bagay na para gawin tungkol sa Panginoon. Dahil ang gawain ng tungkol sa Panginoon ay yun yung mga anak ng Diyos na yun nga, na-renew in spirit. Dahil sinabi nito, that which is born of the spirit is spirit. And that which is born of the flesh is flesh, no? So, syempre, kung katawa, ano ka pa, kung makamunduhan ka, gawain mo ay makamunduhan.
Ngayon, kung na-renew ka na in spirit, ang gawain mo ay nabago, nagkaroon ng kaibahan. So, ating talakay itong Romans. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 16 ba yun? Romans chapter 8, verse 16. Ito sinabi, mga kaibigan, ito nagpapatibay. Malalaman natin kung ano klase ang espiritu meron tayo. The spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So malalaman natin, mga kaibigan, once na tayo ay pinanganak ng espiritu, ang espiritu ay magtuturo sa atin, ang magmi-witness sa atin na tayo ay anak ng Diyos, dahil ang espiritu na rin ang nagpapatuo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Malalaman natin yan, mga kaibigan. Imposible kung hindi natin malalaman. At meron po yung manifestation dahil po sa ating gawain. Kung masama ang ginawa natin dati, magkakaroon na po tayo ng hiya. Basta uras na po ng pag tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon, na naghumingi tayo, nahugasan tayo, syempre through our faith, mga kaibigan. At because na God is giving us a new spirit, syempre dahan-dahan po ay magbabago po ang ating gawain at makakaramdam po tayo ng mga gifts, kagaya ng gift ng nasa 1 Corinthians chapter 12, yung mga gift of the Holy Spirit, yung healing, wisdom, knowledge, totoo po yan. And then, gifts of fruits of the Holy Spirit na mababasa po natin sa Galatians chapter 5 verse 22, na sinabing gift of peace, love, giving, suffering. 9 kinds po yan meron, mga kaibigan, at matatanggap po natin yan. Dahil yan po ang mga probin na atin pong mararamdaman, mararanasan, kaya ating maipatutuo po once na tayo po ay nakakamit ng maganyang bagay. So ngayon, mga kaibigan, at akin na pong na-share sa inyo based po sa aking naunawaan itong tungkol po sa faith. Itong tungkol po sa fight the good fight of faith. At ito po, mga kaibigan, ang aking ma-share sa inyo ang tungkol sa fight the good fight of faith. Na sana po, mga kaibigan, meron kayong natutunan sa aking naipahayag ngayong araw na to. At salamat po sa inyong pagpakinig at pakikinig. At salamat po sa inyong pakikinig at God bless you po sa inyong lahat. Thank you so much.